lingid sa kaalaman ng lahat, habang ang mundo ay nahaharap sa mga kaguluhan ng mga bansa sa iba't ibang panig ng lugar. Hindi na rin naiiba ang Amerika sa mga protestang nagaganap. Sa ating video ngayon, ating aalamin ang kasalukuyang hinaharap ng Amerika at paano ito makakaapekto sa kanilang ekonomiya. Nagsimula ang mga pagprotesta ng mga estudyanteng Amerikano sa iba't ibang panig ng Amerika dahil sa nangyayaring kaguluhan sa Gaza. Ito ang giyera ng Israel laban sa mga rebelding Hamas na ikinamatay ng maraming inosenteng sibilyan. Nagsimula ito nang sumugod ang mga Hamas sa Gaza, naghasik ng lagim sa syudad, dumukot din ng mga hostages ang rebelding grupo na lubos na ikinagalit ng Israel. Bilang ganti, agad silang gumawa ng aksyon sa pamamagitan ng pambobomba sa lokasyon ng Gaza. Subalit ito ay nakakuha ng maraming kritisismo at mga panghuhusga, hindi lang sa loob at labas ng Israel, kundi maging sa buong mundo. Simula kasi noong lumusob ang Hamas at nagsimula ang Israel sa kanilang opensiba, marami ang nasawi at binawian ng buhay. Ang ilan pa nga sa kanila ay mga babae at mga bata. Dahil sa nangyari, maraming mga paaralan at universities sa Estados Unidos ang nagpaabot ng kanilang pagkondena sa hindi makataong pambobomba ng Israel sa Gaza. Free Palestine, from the river to the sea. Sigurado akong narinig mo na rin ang mga katagang iyan. Ito ay isang movement o protesta ng ilan laban sa ginagawang aksyon ng Israel sa Gaza. Ipapaliwanag ko kung ano ang ibig sabihin ng kanilang slogan. Ito ay pagpapahayag ng kanilang masidhing pakikiusap na palayain ang mga Palestinian na naipit sa Gaza mula sa ilog ng Jordan hanggang sa Red Sea. Ang paniniwala kasi ng rebelding Hamas ay kailangan ubusin ang mga Israelita at muling ibalik sa Palestine ang Israel. Ito ay dakilang layunin sa Islam na sinusunod lamang ng mga Hamas. Kung babaliktarin mo naman ang slogan, magiging ganito ang sinasabi, "From the river to the sea, Palestine will be free," na nakakuha ng pansin at simpatya sa mga pro-Palestinian na demonstrador sa buong mundo, lalo na sa Amerika at Western countries. Sa panahon ng mga protesta na ganap ito sa iba't ibang lungsod, kabilang ang mga universidad sa Amerika, mga eskwelahan at pasyalan sa Beirut, London, Tunis at Roma, ang mga panawagan para sa isang tigil putukan upang wakasan ang malawakang pambobomba ng Israel sa Gaza ay sinamahan ng pag-awit ng "From the River to the Sea, Palestinian will be free." Siguro maraming tataas ang kilay sa inyo dahil kung iisipin, bakit nagpro-protesta ang mga taong ito kung gumanti lang naman ang Israel sa ginawang pag-atake ng rebelding grupo? Diba dapat nga mas bigyan ng pansin ang ginagawang opensiba ng Israel dahil ginagawa lamang nila ang nararapat para proteksyunan ang kanilang bansa? Ito ang sagot ng iilan. Hindi naman ang pagganti ng Israel o galit nito sa mga Hamas ang pinipigilan ng mga protestang ito, kundi ang walang koordinasyon pambubumba sa Gaza na ikinamatay ng napakaraming sibilyan. Nais ng mga protesta na itigil ang mga putukan upang mailigtas ang ibang Palestinian na naipit sa giyera. Ang mga demonstrador na nagwawagayway ng mga bandila ng Palestinian ay umaasa na magiging maayos rin ang sigalot at ang slogan ay sumasalamin sa kolektibong pagnanais para sa kalayaan mula sa pang-aapi sa buong makasaysayang lupain ng Palestine. Ito ay nagpapahiwatig ng aspirasyon para sa isang soberanyang estado ng Palestine. Gayunpaman, ang mga kritiko sa kilusang ito, kabilang ang Israel at ang mga taga-suporta nito, ay nagtatalo dahil ito raw ay kawalan ng respeto sa kapayapaan ng bansa. Ayon sa Israel, ang mga rebelde ang naunang umatake at gumanti lamang sila. Subalit, patuloy na sumisigaw ng pagkakaisa ang kilusang para matigil na ang mga karahasan at nagpapahayag ng mga alalahanin tungkol sa mga dapat nitong gawin. Ipinagtanggol naman ng Israeli Defense Forces ang kanilang aksyon at sinabi na ang slogan ay nauugnay sa Hamas, ang militanteng grupo ng Palestinian, at iginiit na sinisira nito ang karapatan ng Israel na umiiral bilang isang estadong Hudyo. Subalit nagkakaroon lamang ng hindi pagkakaunawaan sa nilalaman ng slogan at binibigyang diin ang komplikado at hindi makatarungang gawain ng Israel na pumapalibot sa Israeli-Palestinian conflict. Ang iba't ibang partido
ay nagtataglay ng magkasalungat na pananaw sa slogan kung saan ang ilan ay tumitingin dito bilang isang lehitimong pagpapahayag ng mga adhikain ng Palestinian para sa sariling kalayaan, habang ang iba naman ay nakikita ito bilang isang nakakapukaw na pahayag na humahamon sa seguridad ng Israel. Sa kasalukuyan, mahigit 20 unibersidad sa Estados Unidos ang nakikibahagi sa mga protesta laban sa mga aksyong militar ng Israel sa Gaza. Ang patuloy na opensiba ng militar ng Israel ay nagresulta sa pagkamatay ng higit sa 34,000 katao, o baka mas higit pa rito ang bilang. Hindi pa riyan kasama ang mga patuloy na naiipit at nagkakasakit dahil sa giyera, maging ang mga walang makain at mainom dahil sa kawalan ng supplies na naibabahagi sa mga tao. Ang mga mag-aaral mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nagpapakita ng pakikiisa sa Gaza mula noong sumiklab ang digmaan noong Oktubre 7. Kasunod ng mga unang pagprotesta na naganap sa Columbia University, ang mga protesta ay nakakuha ng momentum at kumalat sa mga universidad sa mga bansa tulad ng France at Australia. Ang mga demonstrasyong ito na pinamumunuan ng mga mag-aaral ay hinihimok ng pagnanais na itaas ang kamalayan tungkol sa kalagayan ng mga mamamayang Palestinian, lalo na ang mga nasa Gaza, at upang ipahayag ang pagkondena sa mga aksyong militar ng Israel. Hinihiling ng mga mag-aaral ang agarang pagwawakas sa karahasan at nananawagan ng intervensyon sa internasyonal upang matugunan ang patuloy na krisis. Ang mga demonstrasyon ay nagsisilbing plataporma para sa mga mag-aaral na ipahayag ang kanilang pagtutol sa makataong krisis sa Gaza at ipahayag ang kanilang suporta para sa mga karapatan ng Palestinian at pagpapasya sa sarili. Hinahangad nilang pakilusin ang opinyon ng publiko at bumuo ng panggigipit sa mga pamahalaan at internasyonal na kumilos tungo sa pagwawakas sa karahasan at paghahanap ng mga pangmatagalang solusyon para sa kapayapaan sa rehiyon. Pero isa sa nakikitang kahinahinala rito para sa Israel ay ang pagsali ng iba't ibang yunyon at organisasyon para lamang makakuha ng atensyon. Naniniwala ang Foreign Minister ng Israel na ginagamit lamang ang mga organisasyong ito para ilihis ang kanilang atensyon. Isa na riyan ang grupo ng LGBTQ na lubhang kumukondena sa ginagawa ng Israel. Pero alam mo ba kung ano ang mas nakakagulat rito? Tinaguri ang Gay Capital of the World ang bansang Israel dahil bukas ito sa mga karapatan ng mga magkakaparehas na kasarian. Sa kabilang banda ang Hamas sa Palestine ay lubhang pinagbabawal ang mga may karelasyon sa kaparehas na kasarian, ang mahuli at ipinapapatay nila o kung hindi kinukulong. Sa madaling salita, dapat pa nga magpasalamat ang LGBTQ sa Israel dahil tinatanggap nito ang mga kauri nila pero mas pinapaboran pa nila ang mga rebelding ayaw sa kanila. Ito ang tinitignan na anggulo ng Israel. Marahil iba ang kumokontrol sa mga taong ito dahil sobrang nakakapagtaka na kinokondena nila ang pag-atake ng Israel pero hindi ang ginagawang paglusob at pang-hostage ng rebelding Hamas. Hindi rin daw maitindihan ng Israel kung ano nga ba ang pinaglalaban ng mga ito at bakit mas kampi pa sa mga rebelding nag-umpisa ng gulo, isang hindi patas na pagprotesta. Kung iisipin, may punto naman ang Israel, bakit nga nila ititigil ang mga pagsalakay dahil lamang sa mga protesta na hindi naman pantay at may pinapaboran sa mga isyung nagaganap. Kung ako ang nasa kalagayan ng Israel, ganoon din ang aking gagawin. Nalagay sila sa pandaigdigang panganib at kailangan nilang iligtas ang kanilang bansa sa banta ng terorismo. Mapunta naman tayo sa mga protesta sa Columbia University at Barnard College na nagresulta sa pagsususpinde ng maraming estudyanteng kasangkot sa mga demonstrasyon. Bilang tugon sa mga protesta, ang mga awtoridad ng universidad ay nagsagawa ng mga aksyon laban sa mga mag-aaral na humahantong sa pagsuspinde ng kanilang mga aktibidad sa akademiko. Bukod pa dito, higit sa 100 nagprotesta ang naaresto sa Columbia University sa panahon ng mga demonstrasyon. Nanawagan ang pangulo ng universidad na si Minush Shafik sa pulisya ng New York na linisin ang kampo na itinuring na isang hindi autorisadong protesta at isang paglabag.
sa mga patakaran ng universidad. Ang mga protestang ito ay nagbigay pansin sa mga kritisismo na gustong ipahayag kay Democratic President Joe Biden na inakusahan ng mga demonstrador ng pagbibigay ng pondo at suporta sa armas sa Israel. Gayunpaman, hindi mapipigilan ang Amerika sa pagtulong nito sa Israel dahil kaalyadong bansa nila ito. Subalit isa rin ang Amerika sa nananawagan sa Israel sa tigil putukan sa Gaza. Ito ay para maisaayos ang plano sa pagliligtas sa mga hostages at mga naipit sa giyera. Sa huli, binibigyan din ng mga kaguluhan ngayon sa Estados Unidos ang nangyayaring gulo sa Gaza. Walang makakapagsabi kung kailan ito matatapos, pero isa lamang ang masisiguro. Ang talo sa huli ay ang mga inosenteng mamamayan na naiipit sa kaguluhan, mga batang nadadamay sa giyera at mga inosenteng umaasa na muli silang makakabalik sa Palestine.